Hi guys, my name is June and welcome back pong muli sa ating channel. Sa video ito, bibigyang kasagutan natin ang komento ng ating mga viewer na sina Telma Leosala, Jess Dicale, at Ratsada TV. Naway makatulong ang episode natin ito sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung meron po kayong mga katanungan, suggestion, at mga topic na gusto nyo pong gawin natin sa channel natin, i-komento nyo lang po yan sa ibaba at sisikapin natin masagot lahat ang mga yan. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videong ina-upload natin. Tara, simulan na natin! Assuming na nabuksan nyo na po yung Photoshop nyo, ako po, yung mga images na na-prepare ko ay sinave ko na po sa isang lugar. Kayo po, kung saan nyo po isinave yung images na gagamitin nyo, eh puntahan nyo lang po yun. May marami na pong paraan kung paano po mag open ang file sa Photoshop. Ito po isa yung ano, pwede na po natin i-drag po ito. So, uunahin po muna natin itong babae. Ito po, pwede na po natin dalawa para mas mabilis po tayo. Pwede naman isa-isa kayo po kung saan kayo komportable. Pero mas maganda po kung sabay na para mas mapabilis po tayo. Nagdadrag lang po natin siya. Bitawan nyo lang po. Ayan. So, ayan po, nakita nyo na open na po siya. Ayan. First thing na gagawin nyo po, idadrag nyo lang po yung damit doon po sa subject natin. Ayan, sige, gagawin na po natin. Welcome. Commonly, ang kung naman po yan, ito pong ano, move tool, kasi yan po yung purpose niya, move. So, idadrag lang po natin siya doon sa ating subject. Ayan. Isisentro lang po natin siya. Kung makikita nyo, hindi siya proportion, so ipoproportion po natin niya. So, pinito nyo lang po yung Control T sa keyboard. Ayan, transform po yun. Control T lang po yun. Tapos, i-adjust nyo lang po ng konti. Ayan. Make sure na proportion po para mas realistic. Yung balikat po niya, kailangan po sakto po dun sa may leeg niya. Lakin pa po natin ng konti. Ayan. Yung po natin ng konti para mas kita. Pag-zoom, pipindutin nyo lang po yung pwede sa keyboard. Control plus plus. Ayan, mag-zoom na po yan. O kaya yung hover sa mouse. Control tapos yung hover, yung bilog po sa mouse. Alt po, pindutin nyo tapos yun. Ayan, tara sa bante. Pwede naman po yun. Kayo po kung saan kayo komportable. Kung mapapansin nyo, yung atin pong damit ay merong mga puti-puti. So, yan po kasi yung ibinigay nung Google. So, ang gagawin po natin dyan, papakinisin po natin. Ayan. Ngayon, isi-select po natin yan. So, ang gamitin po natin, ito pong magic. I-click nyo lang pong ganun. Ayan, nakita nyo, na-select na po siya. Tapos, dun po mismo, papakita ko po sa inyo yung layer kasi hindi po nakikita yung layer. Ayan. Ito po yun, yung layer. Kailangan po, naka-select po dito sa ano. Yan, nakaselect po itong damit. Sa damit po nakaselect. Otherwise, hindi po mag-i-effect yung ginagawa nyo. Yan, lilinisin po natin. Right, kapag naselect nyo na po yan, right click lang po. Tapos, feather. And pwede po sa 5 o kaya pwede rin 10. 10 na lang po para mas maganda yung radius. Yung feather po kasi pampa, ano yan, yung pampakinis po yan eh, yung feather. Yun sa mga edge. Dinilisin po niya yan. Pindito nyo lang po yung delete sa keyboard. Yan. Yan. Ito nyo, nawawala na po yung puti. Yan, ganyan lang po. Ngayon kung satisfy na po kayo, tingnan nyo lang po. Ayan, medyo gumanda na po siya. Nawala na yung puti. Basta hindi pa po nawawala yung puti o yung mga
gusto nyo tanggalin, tuloy lang po dun sa delete sa keyboard. Ayan. So, naayos na po natin. Do select, tapos deselect lang po. Mawawala na yun. Ayan. Gagawin po natin, medyo lalakihan po natin ulit para mas umakma po siya. Basta kung ano po, yung mas pinakasakto dun sa subject po ninyo. Ayan, kapag satisfied na po kayo, pindit nyo lang po yung enter. And susun po natin para mas, ano, para mas realistic. Makikita nyo, hindi po siya masyadong ano eh. Hindi siya nakalapat. Ang gagawin po natin, pindito nyo lang po yung ano, yung letter M sa keyboard. M. Ito po yun. O kaya ito pong ano. Ito, rectangular marquee tool. Yan. I-select nyo lang po ito pag ano. Select nyo lang po yan. Yung part na yan. Para po. Pindito nyo po yung control T. Yan. Para mag-transform. Right click. Wrap. Yan. Para iayusin po natin yung leeg. Para pumasok po siya. Yan. Zoom po natin para makita nyo. Yan. Yan po. Okay na yan. Satisfy na po kayo, pindito nyo na po yung enter. Ayan. Ito po yung eraser. Ayan, eraser po. Ayan. Ayan po, parang umayos na siya. So, ganun din po yung gagawin nyo sa kabila. Pindito nyo po itong marquee tool. Rectangular marquee tool. Tapos na lang, control T. Transform. Tapos right click po. Wrap. Ayan, pwede nyo po siya ano. Hindi po siya umakma dun sa ano. Iurong nyo lang po. Ayan. Tapos kapag satisfy na kayo, laging execution po. Enter lang. Yun po yung execution. Para mag take effect yung ginagawa natin. At i-erase nyo po uli. Isa keyboard. O kaya ito po. Diretso nyo ng erase. Ayan. Ayan po. So, nadamitan na po natin siya. Kung sakaling, depende po kung anong size ang gusto nyong gawin na ID. So, this time, so, anong gagawin ko po dito? 2x2. So, ito po. Yung 2x2, ikakrap lang po natin itong image natin sa 2x2. At pindito nyo po sa ito, pong crop. Dito po sa taas, magkakaroon po yan ng ano. So, dito sa ratio, gawin natin square. So, ito, gawin natin 2x2. Ayan. Ayan po, nagkaroon na po siya ng tanda. Gawin natin, itadrag lang po natin. Hanggang sa balikat po. Makikita nyo naman po kung ano po yung ano, proportion. So, hanggang doon lang po yung gawin natin. And kung satisfied na po kayo, enter lang po. Yan, nakrap na po natin. Usually, ang ano po, titingnan po natin yung size kasi sa printing, importante na naka 300 po kayo tapos 2x2. And right click nyo na po sa ibabaw tapos image size. Yan. Kung makikita nyo, hindi po siya nakasize. Pero although proportion po siya. Sa printing, pag ganyan po ang pinrint nyo, so malaki yan. 12 inches by 12.5 inches. So hindi po yan ang gusto natin gawin. So, i-resize nyo na po siya. Pindit nyo lang po yung 2 keyboard. Ayan, 2x2 na po siya. Then, okay. Ayan po. Tapos na po yung ID natin. Pwede na nyo na pong, pwede nyo na po itong i-print. At this time, is it, close na po natin itong damit. Ngayon, isi-save na po natin siya. File. Tapos save as. Ito, gagawa po ako ng folder. Isi-save ko. 2x2.
Ayan, na-save ko na po. Kung ipiprint nyo na po yung ID nyo, yung ganit po yung normal na print, yung normal procedure po, meron na rin po tayong naunang video dyan. Pero ito po yung normal na paraan ng pag-print. New. So ang size po ng photo paper ay usually A4 po siya. So ito po, A4. Ito yung A4, tapos okay. Ayan. Ayan. This time, drag na po natin. Ayan. Yan po ang tamang size. 2x2 na po yan. So, nakita nyo, puti po yung background, puti rin yung ating... Puti po yung background at puti rin po yung background ng subject natin. So, kapag pinrit nyo po yan na ganyan, malilito kayo sapagkat kapag putol ng 2x2, baka hindi po ma-exacto. So, gagawin po natin, lagyan nyo lang po ng stroke. Yan, stroke. Gawin nyo pong inside. Tapos ito po, gawin nyo pong number 1. Tapos gawin nyo po itong itim. Para paskita. Ayan, makita nyo, meron na po siya. So, lagyan nyo lang po sa gilid. Ayan. Tapos, yan. Yung pag-copy naman po, alt lang, alt. Pindot nyo po yung alt, tapos drag nyo mong ganun. Select nyo po siya parehas. So, ito po, kaya nasiselect ko po siya ng sabay kasi nakalagay po yung auto select. Kaya pag hindi nyo po yan nakaklik, alisin po natin para aware lang po kayo. Yan, nakita nyo. Mahirap. Pag hindi po yan nakaklik, kung hindi po kayo sanay, kasi yan, ipipiliin nyo po isa-isa. Ito po yun. Yan yun. Yan. I-right click nyo po siya para mapili. So ako, sanay po ako doon sa ganun. Mas maganda, nakaklik na lang po ito. Kaya i-drag nyo lang po yan ng ganyan. Sabay nyo po siya magagalaw isa-isa. Pwede rin. Automatic na po. Pag kinlik nyo yan, nakiklik po. Pero kapag hindi po yan naka-auto-select, pag kinlik nyo yan, at kinlik nyo yung kabila, tinyo, hindi gumagalaw. Para aware lang po kayo. Ito po yung pinakamadali kasi. Para pag kinlik niya, drag yan, diretso. Tapos, pwede nyo siyang i-drag sabay-sabay. Yan, pero lang. Tapos, yung pag-copy naman po, pindu nyo po yung alt sa keyboard. Tapos, drag nyo lang pa ganun. Ang madali lang. Center nyo lang po. Pag ganyan po, ready na po kayo. Pwede nyo pong i-print yan. Kahit ilan pa po yan. Kahit punuin nyo pa yung isang A4. Yan. Yan. Yan ang po yung nagawa. Nagawa natin. Napuno natin yung isang A4. Ayan, tapos na po tayo dun sa una. Dadako naman po tayo dun sa pangalawang subject natin. Yan, ito naman po yung lalaki. Yung lalaki po kasi, yung una napansin nyo, white background na po yung background niya. So, this time sa lalaki, papakita po natin dito kung paano mag-change background at the same time, maglagay din ng damit. Ngayon, idadrag na po natin sa Photoshop. And assuming na nabuksan nyo na yung Photoshop nyo. Ayan. So, makita nyo, medyo pale po yung kulay nung ano. So, i-adjust po natin yung kulay. Una po, pindutin niya po yung control, shift, at saka B sa keyboard. Ayan. Ayan po, nakita nyo, nag-automatic po siya. Ganun lang po yung pag-adjust. Control, shift, tapos letter B sa keyboard. And this time, mas maganda kung since 2x2 naman po yung gagawin natin para mapabilis po tayo, ika-crop na po natin siya sa 2x2. So, pinito nyo lang po yung letter C sa keyboard. O kaya ito yung mon. Nakita nyo, nag-highlights na po kagad siya yung crop. Yung C stand for crop po yun. So, naka-2x2 na rin tayo since tapos tayo kanina sa 2x2. So, hanggat hindi po binabago yan, ay naka-default po yan sa 2x2. Every time magka-crop po kayo. And this time, iurong lang po natin ng konti. Urong lang po natin ng ganun. Tapos, isentro nyo lang po yung ano nyo, kung paano. Yung sa subject.
Ayan. So, yung balikat po, naka, ano siya, balance na. So, kapag naka-satisfy na po kayo, presyo lang po yung enter. Ayan, naka-2x2 na po siya. Medyo ilapit po natin ng konti pa. So this time, tatanggalin na po natin yung background. Gagawin po natin siyang puti. So meron na po tayong mga video dyan kung paano po mag-change background. Pwede nyo pong panoorin yung iba natin. Pero this time, ito po. Punta lang po kayo dito sa select para matanggal po yung background. Subject. Yan. Yan, nakita nyo, nakatrace na po kagad siya. So natrace na po niya kagad. Ayon, kapag nagawa nyo na po yung ganyan, balik po kayo dun sa select. This time, piliin nyo naman yung select and mask. Ayan, nakita nyo, wala na pong background. So, baba po kayo. Ayan, baba nyo po. Kasi po, kapag hindi nyo po yan nilagyan ng execution, kapag in-okay nyo lang po yan, so, ito, gagawin po natin, hindi po natin ano, para maging aware lang po kayo kung sakaling makalimutan nyo. I-okay lang po natin. So nakita nyo, wala pong ginawa yung Photoshop. Kasi hindi po natin inilagay kung ano po yung execution na gusto natin. So this time, gagawin nyo lang po, balik na po kayo sa select. Select and mask. Ayan. Ito pong output, lagay nyo po dito yung ito. New layer with layer mask. Ayan po. Ayan, may execution na po kayo. So press nyo lang po yung okay. Ayan. Ayan po siya. Ito po yun. Ito po yung original. Ayan po yung nagawa natin. Ayan po. Natanggal na po yung background. Ganun lang po kadali yung mag-change background. Yung po kagandahan sa Adobe Photoshop 2021. At makikita nyo po, pati po yung ano niya eh, yung buhok. Talagang ano, realistic siya. Hindi siya halatang change background ng pen tool. O kahit beginner, ngayon lang kayo gumamit ng Photoshop, napakadali lang mong gamitin ito. So this time, ilalagay na po natin yung ano, formal attire. Drag nyo lang po doon. This time po, medyo maliit siya. So ano, itinan po natin uli yung size para magtugma-tugma po sila. Delete nyo lang po yun. Keyboard, delete lang po. Titingnan po natin yung size. Right-click po sa ibabaw. Yun, malaki po masyado. So, ano, although na-crop na po natin siya ng 2x2 dun sa taas kanina, pero yung pinaka size po niya ay hindi po nakaayos. 72 tapos 44. So, sobrang laki po niya. So, this time, katulad po nung kanina, 300 po. Tapos, gagawin po natin 2x2. Ayan, yung point man, okay lang po yan. Hindi naman po yan halata. Press nyo lang po yung okay. Ayan, naka-2x2 na po siya. Ayun, kung gusto nyo pong saktong-sakto at na ano po kayong kanina, na may point one pa, dito po sa canvas. Ayan. Inches. Ay, 2x2 na po siya eh. So, bahali wala na po yun. Okay na po yun. Just in case lang na may sobra sa canvas, yan po yun. Pwede nyo pong gawin yun dyan. Ayan. This time, itadrag na po natin yung damit. Ayun. Medyo lalaki lang po natin para mas kita nyo po. Ayan. Mapapansin nyo, medyo maliit po yung ano natin. Yung formal attire. This time, pindot nyo lang po yung Control T to transform sa keyboard po. Drag nyo lang po ng kaunti pa ganun. Medyo center-center nyo lang. Pwede nyo pong gamitin yung arrow key. Up and down arrow key. Pwede po. Keyboard. Basta maging proportion po siya. Yan. Yan. I think okay na po yan. So, ano mapansin nyo? Yung damit po niya,
Ayun po yung damit niya. Sobra. Yan lang po yung aalisin natin. Ito, pwede niyo po itong i-rasterize. Convert to smart object. Tapos, rasterize. Kasi, i-edit po natin itong image. Kapag hindi nyo po yun in-rasterize, hindi nyo po may edit yun. Minsan, medyo mahirap pa eh. This time, gagawin po natin, gagamitin po natin yung tool, yung ano, eraser. Eraser tool. Buburahin lang po natin yung ano. Tingnan po natin kung ano. Yan, ito po, medyo blur. Medyo ano. Kahit ito pong ano, ito na. Medyo... para mas makinis yung pagkakabura niya. Sobrang laki. Ulitin lang po natin ito. Medyo isun po natin ng konti para mas maganda yung ating pagkira. Mandin po sa kabila. Ayan. At pindutin nyo lang po yung pinakahuling ano para magkapag-create po tayo ng background. Ayan, ito po. Nagawa po tayo. Marami namang paraan doon. Meron pong ano. Ito po, pwede nyo gawin yan. Ito po, pwede rin naman po yan. Palitan nyo lang po ito ng ano, puti. Ito po, mag-create po kayo ng panibagong layer, an additional layer. Yan. Kasi drag nyo, ihatakin nyo na pag ganun. Okay. Yan po isang paraan. So, i-undo po natin yan. Yan po isang paraan. Meron naman po dito yung pina, mas mabilis lang. Hindi na po kayo magdadagdag ng layer. Ito lang po, click nyo na po yung pinakababa. Tapos ito po, solid. Yan, solid. Pilihin nyo na po yung puti. Mas madali po yun kasi yung kanina. At least aware po kayo kung saan po kayo mas madadalihan. Yun na lang po yung gawin nyo. Yan, tapos na po tayo. So, isa-save na po natin siya ulit. Yan. Kasi ilalatag po natin ito yung automatic na, hindi na po yung mano-mano para mas mabilis. Yan, punta po sa file. Save as. Yan. So, mag-create lang po ako ng another folder po dito kasi dalawang po uli yung gagawin din natin. 2x2. So, man. 2x2. 20 pieces. Ay po kung anong file name ang gusto nyo pong ilagay. Pero mas maganda po kung ilan po yung copying gustong just nyo gawin para hindi nyo po nakakalimutan. Save nyo lang pong ganun. Ako po, ano, baseline standard lang po. Tapos 12 po ito. Okay nyo lang po. Ayan. Save na po siya. I-close na po natin to. Ayan. Tingnan po natin kung na-save na niya. Ayan. Ayan na po yung ano natin. So, katulad po kanina, 20 pieces po yung gagawin natin. So, kakapin lang po natin ito. Control. Sa keyboard po, pwede control. Tapos C. Tapos letter V. Ayan, dalawa na po siya. Ganun lang po. Ulit-ulit nyo lang po. Copy, V. Tapos control V. Control V. 20 times po para ano. Makapag-create po tayo ng 20 images. Ayan. Dalawang po na po uli siya. Ah, ganyan po. Para hindi na natin manumanong dinadrag. So, punta po tayo uli dito sa file, automate, tapos contact sheet. Ayan, so ipiliin po natin uli kung asan siya. Choose. Ayan. So ito po yung lalaki naman. Lalaki. Ayan. Okay lang po natin. So, ayun na po. Naka-program na po siya. 2x2 man. So kanina po, A4 yung ginamit natin. So, sa A4 din natin siya gagawin. Ayan. So, tama naman po lahat. Ang gagawin lang po natin, this time, papakita ko sa inyo flat. Kanina po kasi, hindi siya naka-flat. Ayan. Press na po. Pag okay na po lahat, yung destination,
yung size, column, none. Press nyo na po yung okay. Hayaan nyo na po yung Photoshop yung gumawa ng trabaho. Kanina, yung karamihan po kasi dati, dinadrag-drag lang. Ayan. Ayan na po. So, ayan, ready to print na po yan. Control, pinyo na lang po for print. Execute na po yan. 2x2 po, sakto yan. Pag-i-kinonin nyo. Ayan po, tapos na tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po ang video natin, ay huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ang ina-upload natin. Sa ngayon po, nag-upload po ako ng isa hanggang sa dalawang video linggo-linggo. Magkita-kita pong muli tayo sa susunod na video. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ang ina-upload natin.